Ika-21 ng Hulyo, ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Martha. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paana ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Martha sa mga pagsisilbi, kaya lumapit siya at sinabi, "Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako." Sumagot sa kanya ang Panginoon, "Martha, Martha, abala ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Focus. Sa Ebanghelyo, hindi hangad ni Jesus na dumalo sa malaking piging. Nais lamang niyang makapiling ang mga kaibigan niyang sina Martha at Maria. Patungo si Jesus sa Jerusalem kung saan masasagupa niya ang mga lider ng gobyerno at mga pinuno sa templo. Nababagabag siya sa mga bagay na nakikita niyang maaaring mangyari, ngunit tiyak siya na ang kanyang paglalakbay ay hahantong sa banal na lungsod. Sa gitna ng ganitong mga alalahanin, sadyang malaking ginhawa na makapiling ang mga taong malalapit sa kanya. Kagulat-gulat ang pwesto ni Maria habang nakikinig siya sa mga salita ni Jesus. Nakaupo siya sa paana ni Jesus, isang bagay na hindi karaniwang ginagawa ng isang babae sa kanilang panahon at kultura, kahit maging malapit man silang kamag-anak. Tinuturuan ni Jesus si Maria, isang patunay ito na pantay ang tingin ni Jesus sa lalaki at babae. Hindi segunda klase ang tingin ni Jesus sa babae na sa panahong iyon ay hindi pinahihintulutang maging tagasunod ng isang rabbi o guro. Binali ni Jesus ang kostumbreng iyon at malaya niyang tinuruan si Maria. Sa kabilang banda, paikot-ikot si Martha at parang trumpong hindi mapakali sa kusina. Larawan siya ng mga taong masasabi nating praktikal at mabilis makatapos ng trabaho. At dahil mahusay silang magtrabaho, marami ang nagtitiwala sa kanila at humihingi ng tulong para tapusin ang lalo pang maraming trabaho. Natutuwa silang makilala sa mga natatapos nilang gawain kahit kulang sila sa oras para sa sarili. Kadalas ay wala na silang panahong magnilay o kaya'y maglibang man lamang. Sa kaso ni Martha, maaari kayang nasaktan siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin ni Jesus o naiingit siya sa atensyong iniuukol ni Jesus sa kapatid niyang si Martha. Tinuturuan ni Jesus si Martha na labanan ang kanyang pagkabalisa at sa halip, tularan si Maria na nakikinig kay Jesus. Hindi nga naman pumunta sa Betania si Jesus para sa isang malaking handaan, kundi para makapiling ang malalapit niyang mga kaibigan. Maaring nais lamang ni Jesus na makapiling sila sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ang pagsaway ni Jesus kay Martha ay paalala sa ating lahat tuwing mawawala tayo sa focus sa mga araw-araw nating gawain. Kailangang matuto tayong manahimik kahit sandali sa loob ng buong maghapon. Lalo na kung haharap tayo sa mga malalaking responsibilidad o mabigat na gawain. Magandang simulan natin ang araw sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kay Kristo tayo huhugot ng direksyon at kukuha ng lakas para sa pang-araw-araw nating mga responsibilidad sa buhay. Siguradong alam natin ito, ngunit mahalagang paulit-ulit nating ipaalala ito
sa ating sarili.